Naniniwala si Vice President Leni Robredo na hindi dapat minamasama ang inilalabas na ulat ng Commission on Audit. Ayon sa pangalawang pangulo, trabaho ng COA na masigurong walang nalulustay na pera sa gobyerno. Para sa detalye, nasa linya ng telepono si Harleen Delgado. Harleen, ano pa ang sinabi ni Vice President Robredo kaugnay sa mainit na usapin ngayon sa COA findings? Ella, para nga kay Vice President Leni Robredo, dapat ay malinaw sa lahat na mayroong mga proseso at regulasyon na kailangang sundin upang masiguro na walang pera ang napupunta sa korupsyon. Gait ng Vice Presidente Ella, trabaho ng COA na ilatag ang audit reports. Kaya tungkulin naman anya na mga ahensya ng gobyerno ang tumugon, magpaliwanag at bigyang linaw ang mga tanong. Hindi natin dapat minamasama yung mga reports na to. In fact, binibigyan pa nga tayo ng opportunity na sumagot, na magpaliwanag, na maging mas transparent sa systems and processes natin. Ella, dagdag ni VP Robredo, kaisa siya sa mga humihikayat sa COA na ipagpatuloy ang mabuting trabaho. Natuwang din anya nila ang COA para maipatupad ang tunay na pamamahala. Matatanda ang nakatanggap ng highest audit rating ang Office of the Vice President para sa taong 2020 matapos bigyan ng unqualified opinion ng COA. At noong Lunes naman, pinuna ni Pangulong Rodrigo Duterte ang COA at sinabihan din ang kanyang miyembro ng gabinete na huwag pansinin ang audit findings ng COA. At yan muna ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ella. Harleen, wala bang naging sinabi si Vice President Robredo tungkol din sa ulat nga na nabanggit ng Pangulo na huwag nang pansinin ang COA? Ella, doon mismo sa sinabi ni Pangulo sa kanyang cabinet members, walang nabanggit si VP Robredo. Nag-focus si VP doon sa kanyang panawagan na hindi dapat minamasama ang COA reports dahil para rin ito sa check and balances sa gobyerno. Ella? Alright, maraming salamat Harleen Delgado live na nag-uulat mula sa Quezon City.